Good morning po sa inyong lahat. May bago na naman tayong dayo. Taga Batangas City. Ang sira po nito ay spring lang ng kicker. Alam nyo ba na hindi po ako nagbaklas nung una nito at pinababa ni sir sa Maynila. Pagkabaklas po sa Maynila nung kanyang motor, ang naging sira po kasi nito, spring ng kicker, lumaylay, pinalitan, bigla na lang may umingay sa makina. Tapos nagsuggest si sir sa ibang mekaniko din, ang sabi may sala daw. Pagkabaklas, ganun din ang sira. Hindi nawala ang ingay. Kaya ito, ituturo ko sa inyo kung ano yung sala sa ginawa nung mekaniko. Hindi po tayo naninira, kundi po ituturo ko sa inyo para kung sakali po na magbaklas po tayo ng mga motor ninyo o sa customer, may tama po natin. Tayo pong mga mekaniko ay magtutulong-tulungan. Yun po yung ating goal dito, guys. Hindi po tayo magsisiraan, kundi tutulungan natin. Pag hindi mo alam, tanong ka sa akin. Pag alam mo, malaman ko din. Yun, guys, yun lang yung ating goal dito. Okay. Kaya babaklasin natin yung loob para makita kung ano yung sumasabit. Okay, kaya nga po, lagi ko pinaulit-ulit sa inyo, ang TMX155 ay panoodin nyo po lagi para mamaster ninyo yung mga transmission at mga washer sa kicker. Yun. Yun yung lagi kong chino-tutorial sa inyo, lalo sa mga 155. Kaya ito, panoodin nyo kung ano yung sumala dito, huwag nyo skip yung video. Pero habang nagkakalas tayo ng ganitong bolt, huwag nyo kalimutang i-follow yung aking kaibigan. Road to 100 na po yan. 100,000K. Yan sa YouTube. Yan po ay si DIB Moto TV. Okay, yan. At yung kanyang Facebook page, papalaw naman po. Nandiyan, lalagay ko na lang po sa comment description po yung link. Maraming salamat po. Papalaw naman po. Yun. Isa-isahin natin ang mga washer ng transmission kung tama ang pagkakalagay. Tingnan natin. Uunahin natin dito. Yan. Okay naman yung kambyo, walang problema. Yon, okay yung pin, siyempre hindi sasali pag sala. Yung shifting port, tama naman kasi nakambyo. Okay ang shifting port, tama yung pagkakalagay. Sunod natin dito yung mga washer. Tiga-tigalwa yan, yung main shop at counter shop. Tama naman. Wala pong sala sa ibabaw, tama din. Dito sa segunda, tama din yung lagay. Meron siyang spline washer. Yan, tama naman. Yan yung spline washer. Tanggalin natin yung counter shop. Yan, counter shop output. Tama rin yung tresera. Tama rin yung pagkakalagay. Yung truss, yung ating truss washer, tama naman. Yung manipis, yung primera, yung bushing, tama din. Tapos yung kagayang washer, na truss washer, tama naman. At yung ating gear sa spar, tama naman. Okay, yung idle or starter gear at yung washer na manipis, tama din. Bakit nga ba umiingay? Yun yung ating tatalakayin dito. Kaya abangan nyo ito at huwag nyong i-skip para matutunan ninyo kung anong sala sa ginawa dito sa kay sir na TMX155 kung bakit parang may sumasabit kapag naandar na. Yun. Hindi ko na nga pala napaandar ito dahil napa-stack na yung motor ni sir ng... Dahil in-stack na ni sir, hindi na pinanda, tapos nalimutan pa yung susi, kaya hindi na namin napaandar. Okay. Pero paandarin natin mamaya yan. Tingnan natin kung ano yung sala. Pag masan nyo, hindi ko ipo-forward dyan. Tingnan nyo kung tama yung pagkakalagay ng retainer. Yung lock. Tingnan nyo po yung ating lock ng stopper. Yung stopper lock ng spring. Pag masan nyo. Dito pa lang po, sala na. Yan. Sala po yung pagkakalagay nitong lock ng retainer. Tingnan nyo, sa kicker, sa spring, dapat ganito po yung pagkakalagay. Ganyan ang tamang paglagay ng stopper dito sa retainer. Yun. Ito po yung sala. Pero bakit umiirit ang kicker? Ano nga bang sala pa dito? Pagmasdan nyo po yung ating retainer washer. Yan, yung pinaka-special. Retainer washer po, ang tawagin. Dapat po ito ay patihaya po kasi nakataob. Pag nakataob po kasi yung washer, kumikis-kis dun sa gear, yan, dun sa spark gear, yan, umaano po siya. Yan, yung isa po kasi ratchet gear. Okay. Yun. Yan ang tamang lagay ganyan. Okay.
Tapos syempre titingnan nyo yung gear kung may washer na manipis dun sa loob. At yan guys, yung mga pyesa, lilinisin natin. Nalinis ko na, hindi na natin bibitinin. Hindi ko na kaibibitinin, idiretso na natin itong video ito. Lahat ng gasket, original. Ang ilalagay natin, puro genuine parts ng TMX-155. Yan, magsimula tayo dito sa kicker. Hanapin natin yung spark gear. Yun. At syempre, may washer yan na manipis. Ito nga palang washer na to, uulitin ko, katulad siya dun sa may starter gear, kung tawagin natin idle gear. Yung manipis na to, iisang-iisa lang yung sukat. Yan. Yan. Iisang-iisa sukat nito dun sa... Mamaya, papaliwanag ko sa inyo yan para hindi kayo malito. Kung sakaling magkahiwa-hiwalay ang washer. At huwag mawawala yung washer na yan dyan dahil lalaspog ang kicker kapag wala yung washer. Ganito ang tamang paglagay. Yan. Iangat yan at hindi nakiskis dun sa gear para hindi nairit. Tapos, original na spring, genuine. Yan yung ilalagay natin kasi kahit napalitan na to ng spring dahil sumala nga yung pinaka stopper, papalitan na uli natin ng bagong spring. Okay, huwag tayo magtiwala doon sa spring. Yan yung tamang lagay guys, tingnan nyo ha. Yun, yan yung tama kasi baligtad po yung pagkakalagay nung unang kilalas natin. Tapos huwag kakalimutan yung sa dulo. Yun. And next, dito naman tayo sa counter shop. Ilagay ang third gear. Saktong-sakto lang yung paa sa ating fourth gear para hindi kayo malito. Yun yung tamang akma. Tapos yung washer na manipis, lagay ang bushing doon sa primera. Yan, yung kasyang-kasya. Tapos yung isang katulad na washer. And then, yung ating kasawa ng kicker. Yun, tapos yung washer na malaki, na malapad sa likod, sa ilalim. O yan, yan naman ay makapal. Tapos medyo manipis na ano pala siya. Sukat din na medyo makapal ng konti. Hindi siya manipis na manipis. Okay. And spline washer. Yun. Yan, spline washer and second gear. Tapos, yan, makapal din. Sakto-sakto. Tapos ito, makapal din na sakto. Ito yung pinakamanipis na sinasabi ko sa inyo na katulad sa may kicker. Ito po sa may idle gear, katulad to sa may kicker. Yan, ganito ang mga posisyon niya. Yan, idean yan, yung dalawang washer. Dito yan sa... Doon yung sa kabaak. Yan, ganyan ang posisyon guys niya, no? At syempre, tuturo ko na rin sa inyo yung pagkakasal ng transmission para po sa mga baguhan dito, yung mga bagong nanonood. Kasi kalimitan po, may mga marurunong na po, may mga magko-comment po na alam ko na po yan, bakit nyo po tinuturo pa yan, simple lang yan, papanahonan po na po namin yan. Paano naman po yung iba, share naman po natin. Kaya kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel at Facebook page, kung gusto mo rin matuto ang iba, i-share naman natin. Yan, para may matutunan tayo. Yun, kailangan nga pala kapag nakaganyan na yan, tatandaan nyo, pre wheel ang kicker natin. Kailangan din nasabit. At ito, syempre, lalangisan. Yan, needle bearing, may langis, pati yung bearing natin. Okay, sa transmission, para smooth na smooth. Kahit hindi madami ang langis, basta malaga, madaluyan ang langis, ang transmission. Yun, buo naman sinasalpak yan. And then, ang susunod natin ay shifting port. Ang shifting port ay, yung malaki ay sa ilalim. Dahil ito ay fourth gear lang, or 4-speed, dalawa lang ang shifting port na to. Hindi kagaya ng 5-speed, tatlo po ang shifting port. Yun. Okay na. Yun. Okay. At syempre, ilagay na natin ang crankshaft. Okay. At gasket. Yeah, genuine ang ating gasket. Nag-iba na nga lang po yung kulay. Dati po ang kulay ng ating gasket ay kulay bali gold. Ngayon ay kulay blue. Kulay blue na po. Ang kabila. Yun. Wow, linis na linis ang makina para maganda po ang daloy ng mga langis. Yun. Ito nga pala, sekretong malupit na naman to guys. Itong part na to, hindi to pinapalo, kundi
titingnan nyo lang, sisilipin nyo mabuti yung dulo ng kicker. Kita naman eh. Pag nasilip nyo yung dulo ng kicker yan, tatama yan ang kanya. Hindi nyo na kailangan paluin pa. Yan, tatama yan ang kanya. O, tamo. Ganyan lang. Tapos saka nyo ilagay ang mga ball pag tumama na. Ganun lang kasimple. Napakadali lang po. Kaya gusto kong mamaster ninyo ang TMX155, lalo na sa mga China motor natin. Sa mga 5-speed. O yun. Dahil napakasarap po magbuo ng ganitong makina para pong, kung iisipin natin, parang laruan na lang sa atin ang mga 155, yung mga 5-speed. Kaya po gusto ko matutunan nyo din yan. Siyempre, kung kaya ko, kaya nyo rin po. Yun, wala nang nasabit dito sa starter gear. At siyempre, langisan natin to. Yan, may washer, may langis na po yan. Yun, kita nyo naman, oh, may langis yan. Yun. And yung ating oil pump. Yung iba kasi magtataka, bakit tinatanggal nyo ba po yung oil pump? Kahit di na po alisin yan, wala naman pong problema yan. Kaya ako po inaalis yan para malinis ng ayos at yung mga nakasingit dun sa butas ay matanggal. Yun po yung purpose natin dyan. Kasi may mga nagko-comment, boss yan, bakit inaalis mo pa yan? Pwede namang hindi naalisin yan kasi sagaba lang yan. Yun. Yun po yung purpose ko dyan. Malinis po yung mga daluyan ng langis kaya po natin inaalis. Okay, ilagay ang class housing, tapos ilagay ang spline washer. Yan, kilata natin ang video dahil alam nyo na naman yung pagbubuo. At ito na boss, ang anda, ang makina reser. Wala na pong nasabit. Kaya maraming salamat po sa mga nanood. Okay na, okay na. God bless po, at shoutout sa inyo lahat. Sa dati.